hapon sa tanan. Andito tayo kung paano mag-disable ng ads na mag-pop up sa wall ng cellphone Android mo. Ang gagawin natin, punta tayo sa settings. Tapos scroll up. Punta tayo sa privacy. Pindutin natin privacy. Tapos makikita natin personalized recommendation. Pindutin natin yung personalized recommendation. So ganito guys, dapat naka blue dyan. Kasi nasi-set up ko na to yung cellphone ko. Dapat i-turn off yun. So punta tayo ng Google Chrome. Pindutin natin. So makikita nating ads. Pindutin natin yung ads. Tapos makita natin get new advertising ID kasi na si-set up ko na to guys. Dapat pindutin to yung get new advertising ID. So tapos confirm para makita yung reset advertising ID at saka delete advertising ID. Pagkatapos diyan, pindutin natin tong delete advertising ID. Tapos delete advertising ID. So ganito guys. So dapat nasi-set up ko na yan. Dapat hanapin natin yung privacy DNS. Tapos punta tayo sa private DNS provider host name. Ilagay natin sa baba. I-type natin yung dns.adguard.com kasi mga vlogger on rail at saka YouTuber, hindi natin alam yung mga editor na ginagamit ng apps. Maraming mga corrupted yan. Ang dahilan na maraming ads pumapasok ang wall sa cellphone mo. Halos hindi ka na magachat ng misis o jowa mo. Kung may kailangan ka ng apps sa trabaho mo, laging pumapop up yung ads sa wall ng cellphone mo. Tapos mahirapan ka lang, minsan nalilito ka kung ano ang gagawin kasi matakot ka sa temperatura ng battery mo, sobrang init. Kinakailangan i-turn off natin yung personalized recommendation at saka ayaw pa rin puntahan natin yung pops up and redirect para hindi masira ang cellphone natin guys. Kasi may iba dyan maghanap ng paraan. Kadalasan pag ganun ang nangyari, i-reformat ang cellphone mo. Pero wag, may ibang paraan na naman dyan. Kasi sayang yung mga memorable nga videos at saka photos kapag mawawala. Kung ayaw pa rin, punta tayo ng Google Chrome. I-check natin na disable na ba. Pindutin natin yung 3 dots sa nasa ibaba ng bahagi. Katapos, scroll down, pindutin natin yung settings. Pagkatapos, scroll down, hanapin natin yung side setting. Pindutin natin. Tapos hahanapin natin yung pops up and redirect block. So ayun guys, so nasi-set up ko yan. Dapat ganito yan na to turn on tapos ito turn off kasi para hindi na lumabas yung mga ads sa wall ng cellphone. Kung bago ka pa lang sa channel ko, paki-like and share at huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin natin yung notification bell.